Sa topic number 2 natin, so syempre, open po natin yung load mana application po natin ulit. Ayan po, yung version 2.0. Tapos po, click po natin ulit yung bills payment naman. So kasi bills payment yung topic natin ngayon eh. Ano ba? Organization pa rin po ba? Or bills payment na? Bills payment. Bills payment na po. Ngayon po, login ko lang po. Login ko lang po. Ayan. So nalagin na. So maglo-loading lang po yan. Ngayon po, bakit kailangan natin itong malaman sa bills payment? Kasi po, yung karamihan natin ng mga business partners, yung ano talaga nila, yung habol talaga nila is yung bills payment. Kasi nangangailangan nila, imbis na kasi na makapumunta sila sa malayo, pag meron pong ano dyan, meron pong mas malapit na parang bayad center, which is load mana po, mas makakatulong po kayo sa mga tao. Kasi makaka-less na po sila sa ano, sa pamasahe. Yes, less pila. Yes, less pila pa, tapos hindi na time consuming. Nakatulong ka na, kumita ka pa. Di ba? Yes. Tama. Diba? Tapos ano po, win-win situation po yung nangyayari. So ganun po siya. Ngayon po sa bills payment, so may nangyayari po kasi na nag-fail. Sino po yung ano, nag-transact na sa bills payment na minsan nag-fail po yung transaction? Kami. Marami po ba? Ako po, naka-experience na rin ng fail, pero naging okay naman. Okay po. So minsan kasi yung nangyayari, kasi gaya po ng ano, andito po sa amin sa so, Leico 5 po kasi kami eh. Ayun po sa power, sa Leico 5 example, ayun po. Account number o transaction ID. So madali lang naman to sa mga ano eh, sa mga dati na yung nag-aano sa mga ano sa training, umattend ng training. So sa mga ano po, ayun po, meron pong mga failed transaction. Bakit po nangyayari na may failed transaction? Bakit po nangyayari 'yon? Lalo-lalo na po sa kuryente. Sino po yung nakatry na may ano, may nakabayad sa kuryente? Nakatry na po kayo makabayad sa kuryente? Sino po nakabayad na? Wala bang nababayad sa kuryente? Baka naputulan na kayo ng kuryente ah. Pero naging okay naman po. Ako! Wala siguro nagbabayad ng kuryente, siguro naputulan ah. Jumper. Hindi po ko. Wala jumper. Naman yan sa Masbate. Naka-load mana kami, kaya may pambayad. Okay po. Ngayon po, gaya po nito, itong transaction na to, itong may nangyari kasi na, itong, saan ba to? Ito sa pinakababa, yung 171, yung pinakauna. Mga 1 month ago na yan. Bakit? Nagtatry kasi kami na nung magbayad sa kuryente, pero hindi pumapasok. Bakit po? Hindi pumapasok minsan. Una po, ang tip number 1 po, dapat alam nyo kung kailan yun mag-due date. Kung kailan mag-due date po ha. Kasi po, pag due date na po yan, hindi na po pwede magbayad po sa bills payment. Dapat po, pinaka-maximum, 3 days before, tapos minimum mga 5 days before po. Or 1 week. Mas maganda para pumasok yung transaction. Ganun po yung nangyayari. Ngayon po, punta po tayo sa bills payment ha. Kasi may nangyayari kasi dito sa, ano, sa account number, ayun na, na-refresh ko. Wait lang ha, na-refresh ko kasi. So, nakikita pa naman ba? Ayan po. So, ulitin natin sa bills payment. So, mabuti na lang malakas yung internet natin. Kasi minsan may mga technical issues eh. Yung mahina yung internet. Ngayon po, ulitin po natin sa Leico. Kasi Leico po yung ano namin eh. Dito. Try po natin ano. Ngayon po, sa Leico 5, account number po or transaction ID. Di ba, every month po may binibigay na bill, di ba? Yes. Na bill, yes. Ayan po, yung details, dyan lang po ninyo ilagay. Yan doon na po sa bill yun. So, wag na po natin, ano, yung, alas, ano ba itong lalagay dito? Tapos po, yung, kung sino po yung nakatin ng mga last training ko po, may mga tip po yun. So, pinakauna, di ba, yung tip number 1 ko dati, magbasa muna bago, i-click, di ba, tama ba? Kasi minsan yung iba, basta lang naglalagay or nag-input ng numero or ng ano ng characters
na mali pala. Tapos po, iwasan po natin na magkaroon ng space, kahit isang space po, field transaction po yan nangyayari. So, kung ano po yung nakalagay doon sa bill, doon di, ganun din po yung ilalagay niyo po sa ano po sa details ni customer. Kung sino po yung magbabayad. Ganyan po, account number, account name. Example po, account number, ha? Ganyan po. Ganyan, account number, tapos account name. Example po, Juan de la Cruz. Ayan. Ayan po, 11-digit number. Itong 11-digit customer po number, yan po ang ilalagay kung ano po yung number ni customer. Example po, ganyan. Tapos amount. Dito po sa amount, dito minsan na, na ano, minsan nang nangyayari na nag-failed. Bakit po? Yung ano po, yung centavos po, hindi po sinasama. Kung may centavos po yan, dapat po sinasama po yan. Example po, ganito ha. 1,000 ang bill mo. 1,000. Kaugaliin po natin, nalagyan ng 0.00. Ganyan po. Para ano po yung transaction. Di ba? Kasi may nangyari po na pag 1,000, may nangyari po na ganun. Like, ito po sa ano, sa card bank. Kasi nagbayad kami sa card bank eh. Sa ano ko, sa isang member ko po. Yung nilagay niya po is 1,500. Hindi po pumasok yung transaction. Ngayon po, trinay ko po mag-transact gamit yung account ko. Nilagyan ko po ng dot 00 or 00. Ngayon po, yung cents, di ba? Centavos, centavos po. Ngayon po. Kukaliin po natin lagyan yon para mag, ano po yung payment. Mag-successful po. So, nagigets po ba? Nakukuha? Nakukuha naman? Or, yes. Ngayon po, sa version 3.0, maganda po sa version 3.0. Punta po tayo sa version 3.0 ha. Ang kinagandahan po sa version 3.0, automatic na po siya. Naka-direct na. O, naka-direct na po siya. Ayan po. So, ilagay ko dito sa gilid. Ayan. So, sa version 3.0 po, na kung nakikita niyo po itong bills, ayan po yung bills. Tapos yung transaction history. Ang kinagandahan po dito sa ano, sa version 3.0, nakiklik nyo po yung ano, yung transaction. Ayan po. Nagpa-pop up po yung ano, yung ano talaga, yung transaction details. Ayan. Ayan po, tapos screenshot na lang, tapos send mo na lang sa customer. Tapos may text message naman na nakabayad siya eh. May confirmation naman na marireceive si customer at may confirmation din po kayong marireceive sa account nyo. Ayan po. So, na-refresh ko ulit. So, refresh po natin ulit, ano? Para bumalik yung ano. Ayan. So, mabilis lang naman yan magbukas. Kasi naka-laptop naman po tayo. Ngayon po, dito po sa bills payment ni ano ni Load Mana sa version 3.0, ang kinagandahan po kasi dito, direct po siya. Hindi mo na kailangan magpunta pa sa ano, sa tawag niyan, sa browser. Hindi mo na kailangan sa Google Chrome. Hindi na kailangan po. Automatic, andyan na po siya. Ayan po. So, na-refresh ko na naman. Bakit itong kamay na to? So, wait lang po ha. So, na-refresh ko po ulit. Yeah, initializing. Please wait po. Tapos, search po natin yung ano, yung ano, kung pwede natin baya, yung ano, yung dito po sa power utilities. O, balik po tayo sa ano, sa power utilities kuryente. So, andyan naman po. Hanapin nyo lang po dyan kung merong, kung ano po yung babayaran ninyo. So, basta po kung ano, yung exact na details ni ano ni customer, yun po yung lalagay. Tapos iwasan po yung space. Tapos po as soon na ano, dapat malagyan ng dot 00 para mag ano po yung transaction. And po sa Leyco po, Leyco 5. Maganda naman po kasi yung ano dito, kaso nga lang kung napapansin niyo po, 'di ba, the same lang po, ilagay yung account number, tapos account name dito po sa gitna. Account name, 11-digit customer phone number, tapos amount. Dito po sa amount, may nangyayari po na ilang characters lang po yung kailangan ay pwedeng i-enter dito. Ito po yung inaano ko kay CS eh, kay customer service, na dapat po unlimited yung ano, yung characters na pwedeng ilagay. Kasi may nangyayari po, di ba may ano, yung bill nyo ba ngayon sa kuryente, mga magkano? Mga magkano yung bill nyo sa kuryente ngayon? Tumaas ba? Tumaas ba? Yes po, tumaas. Tumaas kasi nga tumaas din yung ano, yung gasolina or
yung fuel, di ba? Ngayon po sa amount, kung mapapansin nyo po, yung average po ng mga bill ng mga ano mga tao, umabot po yan ng 2,000. Ngayon po, eh pag hindi naman yan kompleto, eh, example, ito, 2,513, mga ganyan, siyempre may sintabos po yan. Ito po yung nangyayari na hindi po nalalagay. Ngayon po, i-enter ko ha. Ngayon po, ayan po, 3. Example, 35 centavos. Ngayon po, hindi na yan ma-enter. Hindi na malalagyan. Ayan po. Kahit pindutin ko pa ng pindutin yung keyboard or yung ano, hindi po yan malalagyan. Kasi po, nakalimit lang yan sa 6 na characters. Which is dapat po unlimited na. So, inaano ko po kay customer service na sana po maano po ma-actionan po ito ng ano ng mga developers kasi napakaganda po yung version 3.0 automatic po siya. Kaso nga lang po hindi po makapag-transact kung yung bill po sobra sa ano yung characters po isobra sa 7 kasi 7 na po yan eh. Ngayon po hindi po malagyan kasi may nag-transact po dito na ano na kulang ng ano imbis na 35 kasi hindi nga ano tapos nag-pay now. So, hindi po na credit kasi nga, ang nakalagay po doon, 0. So, hindi po 5, 35 centavos. Ngayon baka po, dobling transaction. Dobling transaction? Hindi po, coach, ano, i-customer service lang po natin. Kung mag-fail po, pwede po natin i-ask si customer service. Kasi active naman po si customer service, sinasagot naman po lahat ng mga, ano natin, lahat ng mga concern natin about sa issue. Lalo na, tama po. Ayan po. So, katulong po natin si customer service. Huwag po nating awayan si customer service, ha? Huwag po nating awayan. May tanong ako, coach. Kasi dati kasi, ito ha, kwento ka lang ha, dati kasi, nagalit din ako sa customer service. Nagalit din ako. One time. Kasi may transaction eh. Pero hindi ko alam, tao din pala si customer service. At saka, hindi po siya yung developer. Taga-receive lang po siya ng tanong ng mga concern natin. So kung may ano po, kung may ano naman, may solution naman po sa bagay na 'yon, maganda, 'di ba? Kung wala naman po, wag po nating awayin yung customer service kasi po mga ano lang po 'yan, tumatanggap lang po 'yan ng concern. Hindi po sila yung developer, tandaan po, hindi po sila yung developer. Hindi po sila, coach, yung mga may IT. Tanong ako, pwede magtanong. Ah, yes po. O patapos na rin po tayo, so pwede na po tayo mag ano ng ano na tanong. Ano, yung regarding dun sa payment, yes po. Kapag ka, di ba may limit lang kasi yung character. So yes, meaning kapag may 0.75 na hindi mo na na hindi nga ma-transact, yes, ibig po sabihin magra-round off ka na lang kung 5,337.5, so meaning gagawin mo ng 38 para hindi, ma-transact. Di pwede po. Dapat ibig sabihin dapat talaga sakto. Sakto po. Kaya po ako yung advice ko po sa mga ano nagbi-bills payment, pag sobra po sa 7 characters yung bill, yung amount na babayaran, doon pa lang doon sa una, yung sa una. Opo, sa LMRP na lang po tayo. Okay. Yung lang naman po. Advice ko. Yun po yung advice ko. Sir, salamat po sa ano, sino po yung nagtanong? So, sharing ko lang, I stop presenting ko lang. Sino po yung nagtanong? Si Cheryl ba? Ako. Ayan po. Apo, ganun lang po sir, yung coach pala. So next kasi po, may possible po, kasi baka mamaya pwede o hindi. Kumbaga at least kahit paano, doon pa lang may knowledge na tayo. Yes, alam po na natin. Hmm. So yan lang sir, thank you. Apo, thank you rin po sa tanong. Okay po, next po, kasi questions naman tayo. Question ano, kasi tapos na po ako sa presentation ko. So questions na po tayo. Ayan po, sino po yung susunod na magtatanong? Magtatanong po. Okay, pwede po tayo magtanong po. Coach kanina, experience lang kanina kasi may customer sa kliyente ko na naghahanap ng account number at account name po doon sa customer copy na marireceive po nila sa cellphone number nila. Yun po yung hinahanap nila sa load mana. James, naka-off mic po. Ari, resibo po.
Opo, yun po, bali ang hinahanap ng customer, bali kanina sa Ulango, inayos po akong bills payment kasi nagreklamo po yung customer na naghahanap po sila ng account number, account name, tapos po yung, siyempre, nandun mo po yung reference number, sa, yun po hinahanap na isang customer, nasanay sila sa, babanggitin ko na lang po ha, yung PR, PM. Apo. Naghahanap po na sa SM. Naghahanap po yung resibo na meron pong account number tsaka account name na isang customer. Yun lang po, sa resibo lang. Yun po ang hinahanap nila. Di ba po sa ano, sa ang kinagandahan po kasi sa ano version 3.0 na nabiview po yung ano yung resibo, yung sabi ko kanina sa version 3. So pwede po yun, ano, screenshot na lang tapos send na lang po sa ano, customer. Kasi ang pinaka-importante lang naman po sa transaction, yung transaction number po. Yun po yung pinaka-importante. So kung may magreklamo man po, i-ano lang po, ibigay lang po yung transaction number. So kung ayaw talaga ni customer, kung ayaw talaga ni customer, gusto talaga yung may hard copy talaga, yung OR mismo, di ba, OR yung hinahanap. So mag-ano po, provide. Mag-provide po tayo. Masanay po sila dati sa iba eh. Kaya naghahanap po sila ng account number. Opo. Pwede po mag-ano, yung, ano, yung printer na maliit. Nakatry opo, na yung sabi ko, magbibili po sila ng printer para magkaroon sila ng ano paper receipt. Yes po. Para po patanayan na nakabayad na sila. Meron naman pero po sa kanina, yun nga po in-explain ko na ito po yung pinaka-resibo nyo, kaya in-screenshot po namin doon sa Ilango na ito yung papakita na pinaka-resibo sa load mana. Kasi po nandun yung ating transaction number. Hmm. Yun po yung explain namin sa customer kanina. Alas 7 ng umaga na sa Ulaong una po ako. Salamat po. yung ano ko lang po kasi sa ano sa mga lalo na sa mga tao kasi nakasanayan kasi traditional kasi yun eh. Yung may resibo yes, talaga. Yes, opo, opo. Opo. Traditional talaga. Pero tanungin niyo ma'am, tanungin niyo kung nag-GCash siya. Kung gumagamit siya ng GCash. Kung gumagamit po siya ng GCash, hindi naman kailangan sa GCash ng official receipt or ano, yung papel, di ba? Ano yung papadalaw patapad? Hindi na po. So sabihin nyo po, ganito, ano po, modern na po kasi tayo ngayon, modernized na. So more in electronics na po. Ngayon po, yung resibo po is electronic siya. So screenshot lang po, tapos isend doon sa customer. Ganun lang po. Grabe naman po kung wala po siyang messenger. Kung meron po yan, no? Messenger. Kung hindi po, ano? Saka may common sense. Apo. Bali, Coach Kais, kanina po, ang reklamo pa rin niya, dalawang option po yun, dalawang reklamo po yun, inayos namin kanina. Apo. Ano yung Bali, nagbayad po yung customer niya, dalawang customer niya, na hindi po niya napansin, eh, past due na po. Past due na po. Share ko lang po ito, ha? Huwag po kayo magandang share ko lang po yung naranasan ko kayong umaga. Bali po kayo umaga, dalawang resibo po yung past due. Nagbayad po sila July 1, pero ang due date po nila ay June 21. Ayun, wala na. Opo. Ngayon po, nag-reading kanina ang South Luzon Water. Bali, nagdalawang resibo po o nagdalawang reading po yung resibo nila. Yun po yung nireklamo kanina. Kaya maaga po ako nasa Ulango. Kami po ng team ko. Ano lang po? Bali, okay, okay na po kasi kinumpirm ko po at chinek ko po sa water, sa Luzon Water na kung pumasok po yung bayad through load mana. Okay naman po yun. Pumasok naman po. Kahit past due po, grabe naman. Yes po, yun po yun kasi ang reklamo po nung customer ay nag-double reading po. Sabihin, parang nag-abot po yung bill niya noong nakaraang buwan saka ngayon. Okay pala yun, pwede pala. Akala ko kasi po na ano, pag-pass due na po. Kasi, opo, pwede naman po mag-buy ng pass due sa load mana, pero nakita sa history niya. Sa history ko po niya nakita. Ano po nakalagay? Successful or failed? Completed po. Completed. Complete. Ibig sabihin po, okay siya, di ba? Okay po siya. Yes po. Tapos kanina, para po ma-check ko sa South Luzon Water na siyempre sobrang mareklamo yung customer. Opo. At alam nyo na, pag gano'n imiinit yung ano, siyempre tinulungan ko lang naman.
Bali, chinek ko po siya South Luzon Water. Experience ko po agang-aga. Maagang-maaga. Morning. Ayan, learning. Bago learning yan. Maaga. Ayan po, bago alas experience. Alas 7, sinubunan po dito. Pwede pala kung sa iba. Pero, you know, pero ano po, pero mas pinaka-advice ko po talaga, before due po, dapat wag magbayad. Wag magbayad ng past due. Para wala wag tayo. Wag po talaga mag-absent ng past due kasi sasakit lang po yung ulo ninyo. Yes, coach. Tama kayo. Sumakit ang ulo ko kanina. Pag-aayos, dalawang resibo. Opo. Ayan lang.